Hindi pa man tayo nakakabangon sa hagupit po ng bagyong Prisine, heto't may panibagong bagyo na naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para sa update, kasama natin ang ating weather mojo na si Francis Orsho. Francis, ano ang update? Puntahan muna natin si Leon, ano? Yung bagong bagyong pumasok ng PAR. Ano ang latest? Yes, Cheryl. Kung makikita natin sa ating satellite animation from Wendy, nananatiling nasa katubigan or sa Philippine Sea, ito nga sentro o mata ng bagyong Leon. Sa ngayon, nasa layo itong 735 kilometers sa may silangan ng Kasiguran, Aurora, at patuloy niyang tinutumbok yung direksyon patungong westward sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga dito sa lawak ng kaulapan, o yung outer rain bands na sakop nitong bagyong Leon ay nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 ang pag-asa sa iba't ibang probinsya, particular dito sa may northern Luzon at sa may southeastern part ng Luzon dito sa may Catanduanes. Cheryl. Ano alit ang forecast track or movement nitong siya bagyong Leon? Cheryl, sa ngayon ay westward ito o pakanuran yung direksyon niya at by Wednesday or sa mga susunod na araw ay northwestward na o tatahakin niya yung direksyon patungong North Luzon, Cheryl. So hindi inaasahang katulad ni Christine talagang tumawid ng bansa. Mm-hmm. So inaasahang parang hahagupit tayo pero hindi talaga tayo matutumbok. Yes, Cheryl, hindi naman na sa ngayon mababa pa yung chance, ano, yung posibilidad ng landfall scenario para dito sa bagyong binabantayan nga natin sa loob ng PAR. At so malayo pa siya, nasa karagatan pa, so nandoon yung chance na lalo pang lumakas ito. Posible nga bang umabot ito sa typhoon strength? Yes, Cheryl. Sa ngayon nga, nag-intensify na rin into a severe tropical storm itong lakas ng bagyo dahil nga dito sa nasa karagatan pa siya. At mamayang gabi or pagsapit ng madaling araw ay inaasahan natin yung typhoon category enhancement. Ayon din dito sa track and intensity forecast ng PAGASA. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw, mas lalakas pa yan habang lumalapit itong sentro umata ng bagyo sa may North Luzon area. Sabi mo ay malawak. Si Christine umabot ng around 700 or more kilometers yung kanyang circulation or yung kanyang radius. Itong si Bagyong Leon. Ano? Yes, Cheryl. Itong radius na sakop nitong Bagyong Leon ay nasa more than 500 kilometers din yung sakop niya. Kaya nga nakikita natin sa mga susunod na araw, kahit na lumapit ito sa may Northern Luzon area, sabi ng PAGASA yung trough, o yung extension ng outer rain bands nito ay inaasahan nating makakaapekto kahit dito sa may eastern part ng Visayas and including Mindanao, ayon yan sa PAGASA, Cheryl. Mga anong araw natin maaasahan talaga na mararamdaman itong hagupit ng Bagyong Leon sa bansa? Yes, Cheryl, kung titingnan din natin dito sa may hurricane tracker or dito sa may track ng susunod or direction na susundan nitong Bagyong Leon, nakikita nga natin na pagsapit ng Wednesday, paglapit niya dito sa may bahagi ng Batanes Islands, inaasahan natin na itong mga areas na to, kabilang dito sa may Northern Luzon, sila yung mga pinakamakakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Kaya ngayon pa nga lang, Cheryl, ay nagtaas na rin yung pag-asa ng tropical cyclone wind signal number 1 dahil dun sa inaasahang epekto sa kanila ng Bagyong Leon. Kamusta rin? Ano ang latest kay Bagyong Christine naman? Talaga bang nag-U-turn nito at pabalik na raw ng bansa? Yes, Cheryl. Kung titingnan naman natin dito sa may animation din from Windy, nakikita natin yung direction ngayon na although malapit o malayo na siya sa may Philippine Area of Responsibility, pero pa-eastward na or papunta na sa may silangang bahagi o dito sa may Philippine Area of Responsibility, itong mata o direction nga ng bagyong, dating bagyong Christina. At yan, nakikita natin ngayon by Wednesday, mas lalapit pa siya dito sa may Philippine Area of Responsibility, although hindi naman natin or nananatiling mababa naman, Cheryl, yung chance na papasok pa ito sa PAR. Okay. So hindi na yan makakaapekto sa atin? Cheryl, yun yung sinasabi ng PAGASA na asahan na wala na itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero hindi pa naman nila nirurule out yung possibility na kung lumapit man ito at lumakas ulit, ay maaring makaapekto naman yung trough niya dito naman sa may western part ng North at Central Luzon. Maliban kay Leon at kay Christine, may iba pa bang weather system tayo na, na pinabantayan na posibleng makaapekto sa ating panahon sa bansa? Sa ngayon, Cheryl, itong bagyo ang pinakatinututukan ngayon ng PAGASA, itong Bagyong Leon na nasa loob nga ng PAR, kasi asahan natin sa mga susunod na araw hanggang makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility patungong Taiwan, ay ito yung maaring makaapekto sa ating panahon, lalong-lalo na sa may Northern Luzon area, Cheryl. All right. Maraming salamat for the update. Weather Mojo, Francis Orsha. Thank you, Francis.